What's up mga kanukis? Magandang araw sa inyong lahat. Oo kayo mga solid subscribers natin at saka sa mga bago sa ating channel. Kung nakikita nyo, malaki pa yung space dito sa ating backyard. So goal natin by 2021 na magre-replace tayo ng mga breeds natin. Gagawin natin yung Oriental Farm ang ating backyard. So marami pa tayong gagawin at syempre malaki pa yung gagastusin natin kasi kailangan natin ng breeder na shamo na maganda talaga at saka asil at saka yung iba't ibang uri ng mga chicken breed. Yung mga bantams natin, lalagyan natin sila ng bagong breeding pen dito at saka kita nyo yung bakanting lote doon, so doon natin ilalagay yung ating mga native chicken para meron pa rin tayong native chicken para may pang-ulam yung ating mga bisita, mga kanukis. So, ngayong araw, ang topic natin is natural or ano ba? Kasi pag sinabi natin natural, lahat ng mga pinapakain mo is natural talaga. Like ng mais, tsaka hindi ka na nagpapainom ng mga vitamins sa synthetic sa kanila. So, hindi yun ang topic natin ngayong araw, mga kanukis. Ang ibig kong sabihin is traditional native chicken farming o traditional yung ginagamit ko na paraan para sa ating native chicken farming. Sa ating brooding, hindi tayo gumagamit ng incubator kasi wala pa tayong pambili. Pero aabot tayo dun. So, by next year, isa yun sa project natin mga kanukis na magkaroon tayo ng sarili natin incubator. So ngayon, traditional yung gamit ko. Kasama yung, kita mo naman sa ibang vlog ko na kasama ko yung lola ko. So yung mga tips niya ang ginagamit ko. So galing sa pag-brooding, hindi ako gumagamit ng incubator. Natural na pugaran yung gamit ko mga kanukis. And of course, sa pag-brooding, so makikita nyo sa video dito na yung mga sisiw ko, after 2 weeks, hinihiwalay ko na sa kanilang nanay. At saka, pinapaliguan ko yung nanay niya after 4 days para pwede na siyang ilabas sa ranging area. So, ang pag-brooding season naman natin mga kanukis, ang brooding season is kailangan healthy talaga yung mga sisiw, lalo na tag-ulan. So, kapag tag-ulan, hindi ko hinihiwalay sila ng 2 weeks. Nilalagpasan ko hanggang makompleto na yung balahibo sa kanilang pakpak. Pero pag tag-init naman, so yun mga kanukis, yun ang ginagawa ko na after 2 weeks, hinihiwalay ko na sila. Pero pag healthy naman, so maganda, pinapainom ko na lang sila ng probiotics. So yung ginagamit ko is, bumibili din ako ng synthetic na probiotics, yung King's Vita Plus. So King's Vita Plus, if may nanonood sa inyo, baka naman, marami na akong pack ng King's Vita Plus dito sa ating backyard. Kasi effective din naman sila mga kanukis. Hindi ko sinasabing wala nang ibang maganda na vitamins, pero sa King's Vita Plus ako, so King's Vita Plus number 1. So ngayon araw mga kanukis, may pupuntahan muna ako kasi may bibili sa atin na kanukis na si Sir Judy na taga Carmen. So sabayan nyo ako mga kanukis, pupuntahan natin sila sa may lungsod o dun sa bayan para sunduin natin sila papunta dito sa ating backyard. So tara! So what's up mga kanukis, magandang araw sa inyo ulit. So may baka sa likod ko. So ngayong araw may bibili sa atin ng Basilan Chicks. So susunduin natin si Sir Judy doon sa bayan para pupunta din siya sa backyard para makita niya yung mga breeds natin. So tara mga kanukis, sundan niyo ako ngayong araw. Kanukis, andito na tayo sa bayan ngayon. Iniintay na lang natin sila Sir Judy para dumating. Galing sila ng Carmen Bohol. So shout out sa mga taga Carmen Bohol. If subscriber ko kayo na taga Carmen kayo, shout out sa inyo. So iniintay ko na lang sila para sabayan ko sila papunta doon sa backyard. So tune in lang kayo mga kanukis.
Hihintayin natin sila sa kanilang pagdating. So mga kanukis, nandito na sila Sir Judy sa ating backyard and ipapakita natin sila sa ating mga alagang manok. At medyo mahaba ba yung travel nila kasi galing sila ng Carmen. So shout out if taga Carmen ka. So welcome to our channel. So tara, pasok tayo sa ating backyard. So ito yung binili ni Sir Judy mga kanukis na basilan chicks natin. Yung pinakita ko late na naglilimlim pa, so namisa na siya. So 4 days old po siya mga kanukis, so bibilhin siya lahat ni Sir Judy para kapag-start siya sa kanyang backyard. Oh, ay mga kanukis, so ito na si Sir Judy at ito yung mga sisiw na binili niya. So pauwi na sila sa Carmen ngayon but mag-snack muna na kami saglit at biyahe na sila. So maraming salamat. Sir, shout out sa mga subscribers, sir. Shout out sa inyo, dia. Subscribe mo. Wow, maraming salamat. Sir Judy, so continue natin yung vlog natin, mga. So kanukis. Nandito kami ngayon sa tambayan namin, mga kanukis. So snack muna kami ng saging bago umuwi sila, Sir Judy. So continue lang kayo sa ating video ngayon. Tatapusin natin 'to at marami kayong matutunan. Bye. Diba, ingat ba, ingat, ingat. Sige, sige. Araw si Bay Julius. Kung nakita nyo yung sa backyard tour natin na video, so siya yun. Marami na din siyang mga alagang manok, mga kanukis. So, nandito siya, mag-uusap kami. So, marami kaming topic. So, babalikan ko kayo mga kanukis. Tingnan nyo mga kanukis, na-enjoy nila talaga yung mga rice hull. So nilagyan natin ng rice hull dito para may tutukain sila mga kanukis. So tingnan nyo, enjoy na enjoy talaga sila. Kaya once a month nilalagyan ko ng bago na rice hull. At saka nililinisan din natin yung ating backyard mga kanukis. At may good news tayo ngayong araw mga kanukis. Kasi yung puti natin na bantam, nagsisimula na siyang maglimlim. So, ayan. So, ngayong araw lang, nagsimula na siya maglimlim. So, itong dalawa na lang ang naiwan natin mga kanukis na mga bantam. At ito na yung mga sisiw natin na natira. So, natural lang yung ginagamit natin. Hindi na tayo gumagamit ng bulb sa pag-brood sa kanila. So, ito yung traditional natin na pag brooding mga kanukis. So tingnan nyo, naglilimlim siya. So ngayon pa lang siya namisa at may sisiw na siya mga kanukis. So yan, may bago na tayong sisiw. So ayan, may mga itlog pa na. So ayan mga kanukis, may mga bagong sisiw pa siya. So, at back to basic din tayo sa ating patuka. So mais na lang yung ginagamit natin sa galing sa ating local farmers. At sinadya ko talagang lagyan ng rice hull yung area na to sa ating backyard. Kasi gustong gusto nilang may tinutuka silang mga kanukis. Lalo na pag mainit yung panahon at rich in calcium din yung rice hull at may natitira-tira pa na tira-tira pang mga rice dyan sa mga rice hull na galing sa galingan ng rice dito malapit lang sa aming backyard. So that's it for today's vlog mga kanukis. Maraming salamat sa panunood dito sa ating video ngayong araw. And shout out sa inyo if hindi ko pa kayo na shout out. So antay lang kayo, tune in lang kayo sa ating next video. Doon ko kayo i-shout out mga kanukis kasi mahaba-haba na din tong video natin ngayong araw. So huwag niyo kalimutang mag-comment para ma-shout out ko kayo sa ating next video. Don't forget to subscribe also and click the notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na video. So maraming salamat. So this is your native kanuki. Mahalin mo ang inyong alaga kasi mamahalin ka din nila pabalik. So maraming salamat ulit sa panunood. So this is your native kanuki signing out.
Peace, love.